Oh, Tom, bakit bang tagal-tagal mo? Mag-almasal ka na at baka mahuli ka pa. Sandali lang, kasi itong si Sid gusto nang tumayo. Sid, wag ka munang tatayo. Mataas ang lagnat mo. Pag sumama ka sa kanya, baka mauwi sa pulmonya yung sakit mo. Oh, sige na, Tom. Bumaba ka na. Ako nang bahala kay Sid. Sige na. Sige, bahala ka na sa kanya, Mary, ha? Pahinga ka na lang para gumaling ka agad, Sid. Sid, itigil mo na nga yung pag-iyak mo. Gusto ko sumama doon sa picnic. Alam kong ang picnic na yan ay binalak para sa mga bata upang makapagsaya sila ng gusto. Pero hindi ko yata gusto dahil tatatlo lang ang kasama ninyong matatanda. Baka kung mapano kayo. Eh, taon-taon naman po, ganito ang ginagawa sa picnic na idinaraos bago matapos ang bakasyon. Alam ko, ganun nga. Pero ang mga sumamang bata doon ay mababait at masunurin. Hindi katulad mong masyadong magulo. Alam ko na po ang ibig niyo sabihin, Tia Polly. Ha? Alam mo na? Dahil nga po tatlong matanda lang ang magbabantay sa aming lahat, dapat po ay makinig kami sa kanila. Dapat po, hindi po kami magulot, hindi namin sila bibigyan ng konsumisyon. Tama po ba? Yan! Tama ka! Kaya magtitino ka, ha, Tom? Alis na po ako! Parahan, parahan! Maganda umaga, Becky! Oy, Tom! Alam mo, hindi ako nakatulog ng mabuti at kakaisip nitong picnic natin. Ako rin. Nauna na ba si Sid? Hindi siya nakasama. Nagkasakit kasi siya eh. Naku, kawawa naman. Oo nga. Tara! Sige! Oo, mga bata! Huwag kayo magtutulog na. Hindi aalis ang steamboat hanggang hindi nakakasakay yung lahat. Tuloy-tuloy lang kayo sa likod! Sige, maluwag pa! Tuloy lang kayo! Aalis ka pa? Oo, nakalimot ako ang bawang ko eh. Uuwi muna ako. Kukunin ko. Paalis na ito sa sakyan, oh. Ben, sigurado ka bang sa'yo ang bawang ito? Opo, sa akin po yan. Sa susunod pag-iingatan mo, huwag mo na paglilimutan. Opo, hindi na po bawang ulit. Kasi po, aga ko dito eh. Kaya hindi na ba ako humo na doon. Kaya nakalimutan ko. Sige po, mauna na po ako. Paalam! Ano kaya ang gagawin ko sa araw na ito? Ano kaya? Pag kinain mo na ang bao mo, anong kakainin mo mamaya? Alam ko, maraming dalang bao na mga kasama natin. Hihingan ko sila ng konti-konti. At alam ko naman bibigyan mo ako, hindi ba? Ikaw, oo. Gusto mo lagi may kapalit. Anong lalaruin natin? Pagkakain, Tom. Malapit na magsimula ang sayawan. Tapos, hanap pa naman ng kayamanan. Tapos doon, kain na. Tapos maglalaro na tayo hanggang mamaya. Ano naman ang gagawin natin sa hapon? Meron na akong balak gawin. Sali naman ako doon, Tom.
Handa ka bang pumasok doon? Ah, pumasok saan? Doon sa MacDougall Grotto. Ah, doon kayo pumasok, ha? Sabi mo gusto mo sumama, di ba? Pag pumasok tayo doon ng tayo lang, mapapagalitan tayo. Nakapasok ka na ba doon, Ben? Oo, kasama kong tatay ko. Maganda doon. Pumunta kayo sa ilalim noon, Ben? Hindi, masyadong malalim yun. Nakapunta na kami ni Tia Polly doon, pero nakita lang namin ang daan pa ilalim. Sabi nila, maganda raw doon, Ben. Oo nga, pero madilim daw doon. Siyempre, magdadala tayo ng kandila. Sabi nila, marami raw daanan doon. Ang ibang daan daw, ay papunta sa ibang mga kuweba. Parang gusto ko na pumasok. Kung wala tayong kasamang matanda, eh... Ibig mo sabihin, hindi ka papasok? Ewan ko. Pag hindi ako sumama, papasok ka ba mag-isa, Tom? Mapanganib pumunta na nag-iisa. Sabi nila, sa ilalim daw nun, may maliit na sapa at doon may malaking butas. Eh, kung hindi ka sasama, hindi na rin ako pupunta. Yan ang tama! Maaasahan ka talaga! Ha? Hudyat yung para magsama-sama? Simula na ang sayawan! Hmm. Mga bata! Mga bata! Hindi ako yung magsayawan! Magsasayawan na tayo! Joe! Mukhang masarap yata yan ah! Patikim naman! Sige na! Mukhang masarap yan eh! Huh? Sige! Ayan! Salamat! Ang susunod naman... Tom, malayo pa dito ang MacDougall Grotto? May maliit na bundok sa likod ng gubat na to. Ang pasukan ng grotto ay nasa may tuktok ng bundok. Pupunta ka talagang mag-isa, Tom? Oo, matagal pa naman bago tayo pagsama-samain ulit eh. Makakabalik ako dito noon at walang makakapansin na pumasok ako sa grotto. Sabi nila, maganda raw ang grotto, Tom. Oo, ba't di ka nalang sumama? Kahit tingnan mo lang ang pasukan. Sige, sasama ako hanggang doon. Maari ba tayong pumasok dyan? Maari. Ang lamig ng hangin. Malamig talaga sa loob nito. Kinakabahan ako. Eh di maghintay ka na lang dito. O kaya bumalik ka na lang sa mga kasama natin. Hindi, sasama ko. Ha? Huwag mo kong iiwan, ha? Siyempre naman. Ang ganda pala talaga. Halika, pumasok pa tayo. Sige. Halika. Ang ganda ng tunog na yun. Lagaslas yun ng tubig. Pag bumaba pa tayo ng konti, makakita ka ng talon. Tignan mo, Tom. Ang gaganda ng hugis nila, oh. Siguro matagal bago nagawa yan ang kalikasan. Ano kaya ang mali sa araw na ito? Hindi pa ako nakakahuli ng isda. Ano? Huminaw ka. Dahan-dahan lang ang pagsasalita, Hak. Sino ang nakita mong patay doon sa may ilog? Sino? Kasamaan po ni Ija Joe. Yung po nakita namin ito sa bahay ng multo nung araw na yun. Nakakatiya ka ba? Opo. Tinawag po siya ni Ija Jung Hill. Siguro, nag-away silang dalawa. Halika, samahan mo ko, Hak, doon sa lugar na yun. Hepe, pinatay kaya siya ni Indian Joe? Kung totoong kasama niya si Indian Joe, maaaring ganun na nga ang nangyari. Tayo na. Tignan mo ako! Di ba mas maganda? Ang ganda-ganda, Tom! Tignan mo! May likas na hagdang pababa! Halika, Tom! Bumaba tayo!
Wag na, Becky. Ako na lang. Bumalik ka na lang doon sa pinasukan natin. Hindi ka naman maliligaw dahil wala pa tayo nililikuan. Mag-isa lang ako? Lumakad ka lang ng diretso. Gusto ko rin makita yung ilalim ng grotto. Sasama ako. Huh? Ikaw ang bahala. Daan-daan. Hawa ka sa akin. Lumalakas ang lagaslas ng tubig. Nga. Ha? Tignan mo. Ang ganda. Ang ganda-ganda, Tom. Parang palasyo sa Roma. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagandang fountain. Ang lamig! Pumasok pa tayo, Becky. Sige! Doon tayo sa butas na yun. Becky! Becky! Ayos ka lang ba? Ito ba yung sinasabi niyo kasama ni Janjo? Huwag lang po natin tingnan ang katawan. Maaring kanina lang siya pinaslang kaya mainit pa ang kanyang katawan. Nasa na kaya siya? Nasa paligid lang po si Janjo. Kinakailangan makita kagad natin si Janjo. Ha, butas! Ano ka mo? Sabi po niya, magtatago po yun sa butas. Ang ibig mong ba sabihin doon sa mga dati niyang pinagtataguan? Hindi po. Sabi po niya, sa isang butas. Ano ka mo? Butas? Butas. Ito pang tamang daan palabas? Sa palagay ko. Tom, baka mali ang tinadaanan natin, lalo lang tayong maligaw. Pumalik na lang tayo. Titiisin ko na lang yung mga paniki dun sa fountain. Halika na, Tom. Naku, Tom, saan na tayo dadaan ngayon? Hindi ko na nga rin alam eh. Ha? Gusto ko na rin bumalik tayo doon sa fountain. Pero hindi ko na alam ang daan pabalik eh. Huwag ka matakot, Becky. Magtiwala ka. Ako bahala sa'yo. Baka kagawa ko ng paraan. Ito, baka dito ang daan. Babalikan tayo sa ating mong pinagalingan. Mga bata, uulit na kayo. Sige na, bumalik na kayo rito. Hindi na tayo makakalabas dito, Tom. Makakalabas tayo. Becky, may daang palabas dito. Sigurado yun. Kanina pa tayo naglalakad din. Hindi nga tayo makabalik dun sa fountain. Naku, Tom. Becky, huwag ka naman umiyak ko. Mukha kalabas naman tayo eh. Hahanap ako ng daan palabas. O Becky, pag hindi tayo nakabalik, darating sila para hanapin tayo. Kaya huwag ka na mag-alala. Umanap na lang ulit tayo ng daan palabas habang hindi pa sila dumarating. Hindi na ako makalakad. O sige, magpahinga na muna tayo. Pagod na rin ako eh.
Bakit? Ano yun? Tom, hindi na tayo makakalabas dito. Wala mag-aanap sa atin. Bakit? Dahil wala namang nakakaalam na pumasok tayo dito sa loob ng grotto. Hindi na tayo makakalabas. Maghanap man sila sa ibang lugar na. May nakakita ba sa inyo kay Tom kung saan nagpunta? Bakit wala ang basura? Meron ba nakakaalam kung nasaan si Becky? Punta ba sa may kagkuyan? Sige, lahat tayo. Hanapin natin sina Tom at saka si Becky ng grupo-grupo. Siguro magkasama sila dahil mabuti sila magkaibigan. Oh, tayo na kayo lahat. Sandali! Ben, may nalalaman ka ba? Oh, palagay ko po, nagpunta sila rin sa may McDougal Grotto. Yun po ang pagkaalam ko. Ah, ano ka mo, Ben? Sa mga kweba? Ako, delikado na. Na. Huh? Mawawala nang sindi. May kandila ka pa ba? Oo, oh, pero kailangan natin tipirin. Ha? Sige ka, pag nagdilim uli, iiyak ako. Oh, sige na, magsisindi na uli ako. E paano kung biglang may dumating at dito tayo hinanap? Dito na lang tayo, Tom. Ganito na lang. Maiwan ka dito. Ha? Iiwan mo ako mag-isa? Oo. Pero huwag ka mag-alala. Tingnan mo to. Isang karete yan ang sinulid. Hawakan mo yan. Hawak ko naman tong dulo. Pero... Hahawakan mo mabuti yan, ha? Pero iwanan mo ko ng kandila dito, ha, Tom? At huwag ka mag-alala. Makakalabas tayo dito. Ha? Ted! Nakita mo ba sila? Hindi! Pumasok ako hanggang sa mabot ko. Tinawag mo sila. Ngunit walang sumasagot sa mga tawag ko. Kung narito sila sa kuwebang ito, maaaring nasa kaloob-looban sila. Utik mong tumigil ang paghinga ko. Anong pangyayari to? Sino magkakalang dito kami magkikita ni Angel Diyos ang di inaasahang pagkakataon?